Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Oh, good day mga paps. Welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw is bibigyan ko kayo ng tip kung paano malesen yung dragging sa inyong clutch set and also para maiwasan din yung masyadong mag-init yung inyong clutch system. So, ito, ginagawa na namin to sa mga motor, even sa mga Dio at Jag. So, noon-noon pa ginagawa na namin to and isi-share ko lang sa inyo para magamit nyo rin. Lalo yung mga gumagamit ng GoPed sa malalayong biyahe. Okay, so mga paps, ang kailangan nyo dito sa DIY na to is unang-una lagarin bakal. Tapos yung pambaklas nyo ng makina, ng clutch lining, size 17 na socket. Tapos yung pangontra na Allen key. And then, basahan. So, sobrang dali lang na ito. Tuturo ko na sa inyo. Siyempre, unang-una nyong gagawin is, siyempre, baklasin nyo muna yung inyong clutch lining. Meron na akong video nyan, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Okay, so mga paps, natanggal na natin yung ating clutch lining. Ito. So, gamit yung lagaring bakal nyo, lalagyan nyo yan ng mga hiwa na either PAEX or PASLAN. Bahala na kayo. Ngayon, ang explanation dyan, mga paps, is yung mga kanal na yon, yun yung parang nagsisilbing daanan or lagusan ng hangin habang umaandar yung inyong scooter. So, syempre, pagka tumadalo yung hangin, less chance na mag-overheat yung ano nyo, yung inyong clutch lining, tsaka tatagal din yung buhay nung inyong spring, tsaka nung clutch bell. So, yung clutch bell, kung mapapansin nyo, pagbago, diba, yellowish yung kulay niya. Pero, after magamit mo, kahit isang araw lang, kung mapapansin nyo, unang-unang mangyayari dyan is magkukulay violet, kulay talong. So, kaya siya nagkakaganon yung kulay guys is pagka ginagamit nyo kasi yan, sobrang init yan dahil sa friction. Also, ano kasi yan, minsan may mga instance na nagbabaga talaga. So, sobrang init. Lalo kung sobrang layo yung ano, yung biyahe. So, ang ending po is nabebend po yung clutch bend. So, pagka ganun po, nagkakaroon na ng ano, dragging kasi hindi na perfect circle yung inyong clutch bend. So, ito, nakagawa na tayo ng dalawa sa isang side. So, gagawa ulit tayo ng dalawa sa kabila naman. So, noon, ginagawa na namin to. Ano pa lang noon? Two-stroke pa lang. Kasi nung panahon na nilabas, guys, ang Dio tsaka Jag dito sa atin sa Pilipinas, wala pang mga performance parts na available sa market. Even yung bola, wala. Kaya ang ginagawa naming diskarte noon is ano, it's either nagbabawas kami ng bola o kaya nililiha namin yung bola depende sa weight na kailangan namin. Tapos yung mga pulley kinakalkal, tapos minsan nilalagyan pa namin ng grasa yung ano nun, yung rampa sa pulley. Kasi mas mabilis umangat yung RPM pagka ganun.
mga ano lang yung mga simpleng hacks nung mga panahon ngayon. Pero syempre ngayon, madami ng performance parts na available na plug and play. So hindi mo na kailangan na mga ganun. Pati yung mga regrind ng cams nung nauso yung 4 valves. Tsaka mga 2 valves na 4 stroke. Yan. Tapos yung sigunyan yan. So okay kami sa machine shop. Kasi doon kami nagpapa-press, counterbalance, tapos nagpapalagay ng weight para sa sigunyal. So, ayan mga paps, yan yung magiging itsura. So, bahala na kayo, pwedeng ikwisan, ganyan. Pero ako, okay na to. Ayan. So, less ano to, less dragging, tapos hindi basta-basta mag-overheat yung inyong clutch set, clutch belt kahit medyo malayo yung biyahe. Okay? So mga pubs, bago natin ibalik yung ating clutch lining, ito pa pala, kung mapapansin nyo sa lining natin, merong part na hindi tumatama sa ating bell. Kasi ayaw mag-focus eh. Ano ba nila ginagawa eh? Anyway, so ito mga pubs, yan. So, yung part na yan, hindi tumatama sa bed. Kasi, yung washer is napakanipis. Ito, yung stock washer. Ngayon, para kumapit lahat, para mas maganda yung hatak, maglagay kayo ng isa pang washer. So, dalawang washer yung ilalagay nyo. Ang sukat ng washer na to mga paps, ay ang kapal niya is 1mm. Tapos yung butas sa gitna ay 8.5mm mga paps. So 8.5mm yung sa loob. Tapos yung kapal niya is 1mm. Bale, ganito yung magiging itsura niya mga paps. Yan, ganyan. Okay. Ito. Ganyan. And then, saan nyo na ilalagay yung lining. Hit. Tatry natin para makita nyo. Ayan. So, nandyan na yung washer. Tapos, yung ating lining. Ayaw ko ba kasi may langis-langis yung kamay ko. So make sure na huwag nyong kalimutan yung kulukulupot na washer dito. Lock washer kasi yan. Yung kabila, nakabit na natin. Tapos, ito na lang. So, ang effect nun, medyo lalabas yung ano natin, yung lining. So, medyo mas, kumbaga, kaapit siya ng gusto dun sa bell. Dito. Ayan. Dito siya. Kumbaga, kung titingnan nyo rin naman, mga paps, yung itim na yan, yan, yung itim na yan, ibig sabihin, yan pa yung, kumbaga, space na hindi nag-utilize ng natin. So, hindi naman naaabot ng, ano yan eh, ng 1mm. So, hindi kayo matatakot na, kumbaga, mag-dragging kayo. Diba? So, ilalabas lang natin ng konti. Ngayon, ang gagawin na natin mga paps is, a-assemblein na ulit. Tapos ite-test drive natin para masigurado na walang dragging. So yun mga paps, na-test drive na natin. Ang laki ng difference pagdating ng arangkada. Dati kasi, kumbaga ang tagal niyang pumick up. Ngayon, kumbaga dumadamba na siya.
stock engine pa yan. Ano, yun pa lang naman yung nakakalikot ko dyan, yung nagpalit lang akong iridium na spark plug, tapos naglagay ako ng washer, and then yun, nilagyan ko ng groove yung clutch lining, tapos nagpalit ako ng spring ng Mio. Yung stock guys ha, hindi yung 1000 RPM, yung stock talaga. Nasa dali, dala ko yata eh. So, eto mga paps yung spring na ginamit ko. Ayan. Eto. Stock na ang Mio. Eto yung part number. Ipapakita ko lang sa inyo yung difference niya. Ilalabas ko mga paps. Also mga paps, yung nilagay nating washer, hindi siya nagda-dragging. Kasi kung dragging yan, pag naka-idle yan, umaabante yan, tsaka mag-i-stall yung engine nyo pagka kumakagat yung clutch nyo sa low RPM. So, perfect na perfect. So, ito yung difference mga paps. Papakita ko lang sa inyo. Kung nakikita nyo, mas mabilis yung pickup nya, diba? Hindi kagaya nung dati, kumbaga may konting delay. Ngayon, pagpiga mo, umaano, pumipickup agad. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, mark na pala ulit. And kung kailangan nyo po ng part ng accessories ng system yan, link po sa description section below. Once again, mark na pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.